kayo? Driver po ba kayo? Halimbo nga ako. Tama po ba yung ginawa nyo? Ha? Pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Apanyo TV! So dito ngayon tayo sa Mendiola corner Aguila Street. Dito yung isang complaint ng PA 2322. At yun nga raw, sabi niya taga Malacañang daw to. Ayun na, meron ng clam. Clam number 23-22. Ilang araw na ito, ma'am? Hindi nagbabayad. Mga madaling araw pa yan sila. Hindi na kasi pag-utap yung may-ari. Dami silang ganyan. Pero taga saan po yung may-ari? Hindi nga nagpapakita. Kaya lagi ako nasisita ng bossing ko. Bakit lagi may ganyan? Sige po. Salamat po, sir. So ito meron pang bali dalawa yung pinaklamp ng PA dito. At dito yung isang isang Avanza naman yung isa pang pinaklamp dito ng PA. Clamp number 0017. So yun, dahil itong Mendiola, yung kabilaan po yan, pay parking po ang Mendiola. At kung paparada tayo rito, always pagbayad po tayo ng parking. Kagaya po yan, nakikita naman natin at naririnig natin na itinatawag po yan sa clamping operation pagka hindi tayo nagbabayad ng parking. At pagka nagbayad tayo, humingi po tayo ng parking ticket. At yung parking ticket na yun, dito natin ilalagay sa harapan or pwede rin po doon sa loob ng dashboard. Ipatong po natin na makikita po ng iikot dito na clamping operation. So always pagka nagbayad tayo, wag na wag po tayong papayag na hindi tayo i-issuehan ng ticket. So mababali wala po yung binayad natin kung wala rin tayong ticket na hawak. Okay, at ito meron na rin nga notice. Ah, meron pa isa, Paps? Tatlo. Ah, bali, tatlo. So, tatlo na yung napaklam dito ng PA. Saka itong isang Innova 23-23. Ayan, so yung notice ilalagay na lang po dito. Kaya always magbayad na lang po tayo ng parking para hindi po tayo maabala. Sa halagang 50 pesos bayad po tayo, makakaparadan tayo ng maayos. Kahit medyo matagalan tayo, hindi po tayo maabala, hindi tayo mapapaklam. Okay, ito meron na rin notice. Tuloy na po tayo. Location natin, Aurora Boulevard corner, Dimasalanga. Dito naman yung isang Mirage ang naklamp dito. At ito wala rin driver. At dito rin pumarado sa kahaba ng Aurora Boulevard Mabuhay Lane at clamping zone. Clamp number 23-27. At
dito nga rato po yung operation pagka na-checkpoint po yung ating sasakyan na walang driver, automatic na po yan. Isa. Okay, isa kayo, isa nga sasakyan pa dito yung jeep. Ito isang biyaheng blooming treat di Masalang. Ang nakakalam din dito pula rin driver to. /23, /13. Tama po ba yung ginawa nyo? Sa'yo meron na rin notice. At dito rin yung isang jeep na club na rin dito, 23-14. Location natin, Felix Huertas, corner San Lazaro. At dito, yung kahabaan po ng Felix Huertas, pay parking. Pero dito, yung mga walang parking ticket, makaklam po dito. Ito yung isang adventure, clam number 002. Kaya binay-verify yung ticket nila rito kung meron. Kung nagbabayad sila ng parking dito. Saka yung iba pa rito yun. Okay, saka yung mga iba pang mga nakaparada rin dito na walang ticket. Ito, naklam na yung sasakyan dito. Toyota. Toyota.
ito, wala rin ticket. So dalawa na yung naklamp dito. Okay, ito may notice na rin sa kayong adventure doon, may notice na rin. Okay, dito pa. Yung mga magkakailira nga sa sakyan din dito. Ito yung Honda City. Ito nakaklamp na rin. 23-27 Hilux 0024. Okay, wala mga ticket. At saka itong Innova, yun ah, kinaklamp na. Ito may klamp na 23-41. Saka yung isang Hyundai Accent dito, ito hindi naklamp kasi meron siyang ticket. Ayan. So pag yung ticket niya, dyan naman nilalagay yan at nakadisplay sa harap. Meron pa yung ticket. So yan, tine-check yan. Always pag nagbayad po tayo ng parking, magpa-issue tayo ng parking ticket. Number one po yan para katunayan dito sa pay parking, kumarada tayo, nagbayad po tayo ng parking. So ito yung isang sasakyan din dito. Ito hindi naklamp to. At ito meron siyang ticket. So chine-check naman yan kung sino-sino yung mga may ticket dito. At alam na rin ng parking attendant yan na pag nagbayad sa kanila ng parking, always issue nila ng ticket. At yung ticket na yun dapat dito nakalagay sa harapan, o kung hindi nakaipit dito sa wiper, dapat nandun sa dashboard na makikita pa rin. So yun, halos sa lahat ng walang ticket dito naklamp. So yun nga, tinatanong nila kuya kung kasama raw sa hinuhuli yung mga motor. Sa clamping po kasi mga 4 wheels lang ang hinuhuli. Pero regarding nga sa motor, pagka may dumaan po dito na towing, pati motor sinasama. Ayun, kahit na nandiyan sa bangkete, nakagili dyan, pag nadaanan po yan, matatangay pa rin po yan, matotoo pa rin po yan. Kaya hanggang maaari, kung ipapasok natin sa loob, ipasok na rin natin sa loob para sigurado. Hindi po kasi jurisdiction ng clamping operation na hulihin ng mga motor, mga tricycle, tawagin nga nila tri-wheel. So ang naka-assign po dyan is TMU. So lahat ng naklamp dito, may mga notice na. Ito na lang yung ginagawa nandito sa harapan, yung Innova. Okay, at may notice na tong Innova. Okay, tuloy na po tayo. Dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!